Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayong araw na to, samahan niyo po kami magluto ng lahm rice or lamb rice. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, like and subscribe po. Hit the notification bell below para updated ka sa aking mga susunod na mga videos. Salamat! 1, 2, 3, come on! Lasan po natin siya ng suka, ay suka, itong lemon juice, tsaka asin. Linisin natin siya para maraming yung gulas niya. Lagyan po natin ng gatas. Tapos ibabad ng ilang minuto para walang lansag. Karuf ito eh, kaya medyo maamoy. Habang nakababad po yung laham, magpainit na po tayo ng tubig para pakuluan ito. Ayan, kumukulo na guys. Itatapon natin yung tubig. Ito yung unang kulo niya. Ganito lang po yan, tapos ilalagay natin yung laham. Yan. Cinnamon stick, yung ating laurel, saka yung cloves, dahil, talagam yung paminta. Tanto pang pinang siya. Cinnamon powder, din natin ng curry powder. Lagyan natin ng tubig na mainit. Tapos pakuluin na natin hanggang lumambot. Medyo apaw po yung tubig kasi pakukuluin natin yung laham ng mahigit isang oras. Ayan. Kumukulo na. Lagyan natin ng asin. Konti na lang yung sabaw. Okay guys, hanguin na natin yung ating laham. Ito po yung mixture ng saffron. Lalagyan natin ng rose water. Tapos, ilalagay natin dito sa laham. Tapos, cinnamon powder. Tapos, cardamom powder. Ayan. Tapos, iprito natin guys ng baliktaran lang. Okay.
tubig. Ito, ano to? Sa lahm to. Sa harap ng lahm. Nilagay na po yung bigas. Tapos isasabaw natin yung pinagpakuluan ng lahm. Lalagay na po natin yung sabaw. Yan po yung sabaw ng lahm kanina. Diyan na po lahat yung lasa. Patong yung lahm. Lalagyan na po namin yung saffron. At ipapatong na rin po namin yung lahm. Eto na guys, ready na ang ating lahm. Actually, itong karneng ito is karne ng karuf or yung cornero. So, the best way para wala siyang amoy is ibabad siya ng gatas overnight para matanggal po yung amoy niya kasi may amoy po talaga yung karne ng karuf.